Na-cringe po talaga ako pakinggan yung boses ko sa mga video. Ganyan. Akala ko, nabasa niya din yung libro. I hope mabasa niya yung libro na nabasa ko. So ito pong totoo yun na pag, kahit ako nung time na din yun, gusto kong magpad sa GC kasi nag-enroll ako sa Adamson, kinabukasan pasokan na agad. Akala ko sasabihin niya, ka-classmate ko siya kaya nagulat ako. Kahit di mo kakilala, kahit random lang, makita mo lang ID list niya or naka-uniform siya ng Adamson, pag tinawag mo siyang classmate, tutulungan ka talaga. Sobrang nakatuwa talaga na yung na-experience ko is na-experience din pala ng iba. So, hindi lang pala ako. Ah, yung book na yun nang binanggit niya. Hindi ko nabasa. Pero yun, nabanggit niya naman. Akala ko naman, nabasa niya din. Kasi sa psychology na, one of my favorite book po yan sa psychology. Kaya nagulat ako. Pero good thing siguro kung nabasa niya para mas ma-elaborate niya yung phrase na sinabi ko. I'm Mike Tristan Cortez and I'm a proud Adamson classmate. By the way, si classmate, hindi ko siya talaga kilala. Pero, ano kasi siya, famous kasi siya sa TikTok. Kaya, sabi ko, parang familiar. So, okay, siya pala yung nag-react sa video ko. Kay classmate Mike, I hope babasa niya yung libro na nabasa ko. And I hope to meet him soon. Kasi sa TikTok ko lang po siya nakikita eh. So, I think it would be best kapag nakita ko siya personally. Tapos sabihin ko, hi, ako yung pinag-reactan mo ng video. Tapos nung after po, nung na-release na po yung video ko, parang nakakahiya. Not in a bad way, pero nakikringe po talaga ako pakinggan yung boses ko sa mga video. Ganyan. So, parang yung family and friends ko na lang po yung nag-share. And yun, yung tatay ko po, very supportive. Sinadya pa po yun sa group chat nila na magkakapatid. Parang, pabat mo po ba sinin? Nakakahiya. Tapos sabi po ng papa ko, wala ka naman dapat ikahiya. It's a big accomplishment naman daw po. Kasi sobrang dilim po. Wala po pumata ko lang, pero feel, parang, ang dilim. Enough the crime. Parang investigative history. Serious po, it's a channel 2.